So ang next natin ay washing machine. So ang capacity niya ay 8.5 kg. Siyempre sinaksak ko na sa ating ginawang yan. So kukunin natin ang ECA niya. So i-on natin yung breaker. Tapos i-on natin yung washing. Oh, wait lang. May nakasaling tabo. On natin. Yan, umaandar na siya. So cook. Tignan natin yung actual consumption. So sa washing machine natin ay kukuha. Wait lang, bumalik siya ng zero. Kapag naka-andar, yan, 95. Kapag nag-reverse siya, nag-si-zero siya. So lagi natin sa 95 ito. Oh, zero siya, di ba? Pag forward naman, so saka siya, nag-off yung current. So ilagay natin sa 95, 0.95 amps. So ilista natin, saka natin isolve mamaya. Para makuha natin kung magkano ang babayaran natin na kuryente, yan. Ito ang ating formula for estimating energy consumption. Wattage times hours used per day divide 1,000 equals daily kilowatt hour consumption. So, ang 1 kilowatt equals 1,000 watts. Yung ECA natin ay actual consumption apps, yung ginawa natin una. Yan. So para makuha natin yung wattage, ito, meron tayong magic triangle, yung P equals I times V. So, P means watts, I, amps, V is volt. So, meron tayong I, yung ito, AC, actual consumption amps, i-times natin sa 230 volts na given para makuha natin ang wattage, saka tayo magka-times use per day or 24 hours. So, simulan na natin. Sunod naman natin ang washing machine. So, 0.95 amps times 230 volts. Sagot ay 218.5 watts times natin sa 12 hours kasi tuwing linggo naman tayo mag-washing. So, hindi naman araw-araw. So, nag-total siya 2,622 watts hour. Then, dinivide natin sa 1,000 para makuha ang kilowatts. Ang sagot niya ay 2.62 kilowatt. Tinimes natin sa 14 pesos per kilowatt. So, ang sagot niya ay 36.70 pesos ang per 12 hours na paggamit sa washing machine. Kayo na lang mag-change nung kung kailan siya ginamit o oras para makompute nyo. Pero ito ang ginawa natin ng 12 hours. So, ayan mga katingswido. Alam na natin kung magkano ang ating babayaran sa hours used per day ng device o mga electric device sa ating mga bahay. Ayan. Tandaan nyo lang yung ating mga formula. Ayan, for energy consumption. Ayan. At sa ating magic triangle. Tandaan lang natin na ito ay isang estimating energy consumption. Posibleng bababa pa siya or tataas. At least meron na tayong idea tungkol sa bawat device ng ating ginagamit. Para gusto nating mabawasan, syempre, huwag nating gamitin ng mahaba yung ating device na mas malaki yung konsumo. Yan. Sana may nakuha kayong idea tungkol dito sa ating estimating energy consumption. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like and share and comment for more videos. This is Rametric. Thanks, we do.